For today's video, ang ating review ngayon ay itong insulin herbs or insulin coffee. So po, ito po isang request din po natin ng ating mga subscribers at ito po ay gawa po sa tunay na coffee. Ito po ay may non-dairy creamer at insulin plant extract. So may malalasahan po tayo kape rito, no? Coffee beans. So sa kanya pong nutrition facts, may makita po tayo na carbohydrates 11 grams or 4% at sugar po naman niya ay 0% or 0 grams. So titingnan natin kung ano yung magagawa nito, no, sa ating blood sugar. At titingnan natin kung okay ba ito sa ating mga diabetic. So bago po yan, alamin ko muna ang ating blood sugar ngayon para may pagkukumparan po tayo mamaya. Check po muna natin ngayon ang ating blood sugar. So, ang aking blood sugar po ngayon ay 115. So, dito po tayo babase ng ating observation mamaya, no? Titingnan natin kung tataas pa ba ng stock. So, ito na po yung ating insulin herbs. Po, in-order ko po sa Lazada. At check po natin ngayon. So, ito na po yung laman, kanyang laman, no? Marami rin yung laman niya, no? So, pero kasing tunay na coffee at saka hindi po itong non-dairy creamer. So, kaya marami po laman niya. So, ngayon, pagdahin na po natin. So, ito na po yung ating coffee ngayon at inumin ko na po. Ubusin ko lang po ito dahil may init pa at after 1 hour, babalik po tayo. 1 hour later. So ngayon, lumipas na po ang isang oras at alamin na po natin ang resulta at tingin natin tumaas ba ang aking blood sugar. Pagkatapos kong uminom ng insulin herbs or insulin coffee. So alamin na po natin ngayon kung ang aking blood sugar. So, yun. Kanina po 115 ang aking blood sugar. Pero ito ngayon, aking blood sugar ngayon. After 1 hour,
So, tumaas po ng 35 mg per deciliter ang aking blood sugar. Matapos kong uminom ng insulin herbs. Insulin herbs or coffee. So, taas. Mataas po ito. No? Para hindi siyang wala siyang pinakaiba ng nabibiling 3-in-1 mga branded dito. So, walang naging epekto yung insulin extract, insulin herb extract doon sa nilagay nila na doon sa instant coffee, dairy creamer, non-dairy creamer, tsaka ayan, yun nilagyan nila ng insulin herbs. So, parang kaparehas lang din siya ng regular o commercialized na coffee na nabibili na 3-in-1. So, mataas po siya, no? Hindi mataas. So, yun po. Nasa inyo na po yan kung pagpapatuloy niyo yan. Pero sa mga hindi naman diabetic po, pwede. Pero sa ating mga diabetic, medyo mataas po siya. So, yun po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kung ikaw yung first time na nakapanood nito ang aking YouTube videos na ito at hindi ka pa nakapagsubscribe, please, like and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para sa tuwing ako yung mag-upload po ng YouTube videos ay ma-inform po kayo. Maraming po salamat.